Ang taas yung bill nyo siguro sa tubig niya. Hahabol po, humahabol. Yo, 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 yo. Why are you going up? Why are you going up? Yo, dito nga tayo ngayon sa tapat ng Greenfield District Fire Substation. At ngayon, kamaglaro ng apoy. Yo, why bro? Fire Prevention Month ngayon, nasa tapat ka pa man din ng estasyonis. Yo, sir, bakit po March ang Fire Prevention Month? March siya kasi merong proclamation, nakita kasi nila, March yung may pinakamadaming cases. Naggawa sila nung proclamation number 115-A, which makes yung March yung tinatawag nating Fire Prevention Month in accordance dun sa data na nakalap para malesen natin. Makikita naman talaga tuwing March, mainit na mainit talaga. Paano yun, sir? 2023 na po, may climate change na and all. Sa tingin nyo po, ano na pong month ngayon ang pwede natin gawing bagong Fire Prevention Month? No, magandang question yun, sir. No, kasi nga, March na pero ang ginaw ngayon eh, di ba? Tapos yung mga schools na, iba na rin yung pasok nila. Pero kasi, when we say prevention po, ang aim po ng Bureau of Fire Protection is more than to prevent. 80% po lagi tayo, mas mataas ang ating percentage ng efforts natin pagdating sa mga prevention ng sunog natin. So still, kung naging mas mainit na yung August or mga susunod na months, still good pa rin naman po para siguro sa, or in my opinion lang, no? Since prevention pa din siya. Okay, that's lit. Ba't po baliktad? Kasi diba nakalagay doon sa side mirror, objects are closer when they appear. Pero hindi, joke lang yun. Baliktad siya kasi mirror effect yun nandun sa side mirror natin. Parang yung ambulance nakabaliktad din. So, same lang din. Hindi naman na siya masyadong pinigyan ng emphasis na mas malaki pa. Kasi blinkers natin, kitang-kita naman kasi pati gilid niya. Ano po yung mga dapat iwasan para magkasunog? Para di magkasunog. Oh, yes po. Usually kasi yung sunog natin, no, karamihan po as dun sa mga datas na nakalap natin, kadalasan mga faulty wirings, mga electrical, since hindi naman natin mapipigilan yung mamamayan natin nowadays na wag gumamit ng mga gadgets. Ang pinakamaganda siguro, i-keep lang natin lagi yung mga nakasaksak, yung mga octopus connection, iwasan natin. Kasi yun yung pinakamadalas na nagiging case ng mga sunog natin yan. Then yung mga bahay natin, proper housekeeping, less yung mga pwedeng masunog. And kung pwedeng masunog, wag na nating itabi or ipunin sa loob ng mga pamamahay natin. Para mas komportable at the same time, mas safety na tayo. Mas maganda tulog natin sa gabi. Noted with things. Yo, I'm with Jinky. What's up? Bale, ilang months ka nang nagwo-work dito sa fire station? What? Okay, naantok daw siya. Sleep well. Ano pong klaseng tubig to? Purified, distilled, or sparkling? Tubig lang talaga. Hindi siya distilled, hindi rin siya purified. Galing sa Manila. Makikita natin sa fire hydrant natin. Sir, paano po pag naubusan kayo ng tubig? Ang laman po nitong fire truck natin is around 1,500 gallons of water. So, meron tayong mga thinking na akala po ng ibang kababayan natin is unlimited siya. Parang text, no? Pero hindi po. Yun pong pressure po ng truck natin, pagka nasuffice niya na po yung kailangan niyang pressure, he can give up to 3 to 5 gallons per second. So, yun pong 1,500 gallons natin is naglalast lang siya around 2 to 3 minutes. So, if ever ibibigay natin yung paa natin dun sa mga mamayan, baka minsan nga maisip, ay wala silang tubig kasi 2 to 3 minutes pa lang, ubos na. Pero since marami po tayong fire truck, ang ginagawa po natin, if ever walang malapit na fire hydrant. Yun po ba sir yung iniihian ng mga doggos? Madalas. Yun nga, pag nakatutok tayo doon, medyo maganda po ang positioning ng ating fire truck kasi unlimited po yung supply ng water doon. Pero if ever wala po tayong malapit na fire hydrant, meron tayo yung mga kasama nating truck. So kung tayo nandun sa unahan, pinakamalapit yung pwesto natin doon sa fire, meron tayong mga kasunod pa, ibibigay nila yung tubig nila sa atin. Yan po ba yung minsan, like nasa Paranaque yung sunog, tapos may truck ng Mandaluyong? Yun po kasi, no, minsan may mga ganun. Pag mataas na po yung alarm natin, pag nagtap po ng certain alarm,
yun pong mga fire truck from Caratignan cities, nagpapaladala po ng representative doon to aid po yung ating cities na nandun. Bali sir, ang taas ng bill nyo siguro sa tubig yan. Actually, aabot siguro talaga ng ano, mataas na mataas talaga. Pero syempre naman, shoulder ng gobyerno yan. Alam naman nila yan. Pwedeng ipa-reimburse. Pwedeng, hindi. Hindi din. No idea ako dyan. Kayo po ba si Rita Daniela? Hindi po. Hindi po? Hindi po, hindi po. Ah, okay, thank you po. Paano po malalaman pag may sunog? Meron po tayong ano, mga pinagkukuhanan ng information. First one is yung tinatawag nating telephone call. Then, para ma-verify natin siya kung meron talaga tayong sunog is first, second, and third na call. Susunod doon is yung sa Mandaluyong C3 po natin dito sa Mandaluyong, yung command center ng Mandaluyong. The third one is yung personal call. May pupunta dito na mamamaya natin. Then, yung fourth one is yung mga Facebook live, mga groups, sa social media. And syempre po, para po sa mga kababayan natin, yung ating telephone numbers 8532-2189 para mas madali yung nating makontak yung ating Bureau of Fire po. Well, sir, mga ilang minutes po ba ang response time? International po natin is around 7 minutes. Pero dito po sa Philippines, since medyo mas madami po, lalo na po dito sa NCR, around 5 minutes lang tayo. Okay. Paano sir kung 3 minutes nandun na kayo sir agad? Much better. How about po yung pagsusuot po ng gear? Sige, maganda yan no? Para makita natin kung paano kabilis yung ating mga firemen makapagsuot ng kanilang PPE or yung tinatawag nating personal protective equipment. Kung gusto nyo sir, sabay na kayo sa kanila para matesting nyo din. Yo, we're gonna... Sige, begin. Ikaw nga dito. Tanggalin mo yan. Sasabit yan pag nag... ano ka dun? Yan pa. Yo, this is important. Cut this. Yo, sir, ano po ito? Ito po yung tinatawag nating self-contained breathing apparatus or SCBA yung ginagamit ng mga kabomberuhan natin pagdating sa firefighting or sa mga confined spaces during rescue operations and firefighting operations. Bale, ito po ba yung damit? Yes, sir. Bunker po. Bunker. No offense, sir, but wala pong white and yo, this is not even branded. Kasi po, pag papasok tayo sa sunog, saka puti tayo, mangingitim po yan. Alright. Tapos kung may brand man, hindi kasi kami gumagamit ng mga brand eh. Pero kung siya, quality po siya pagdating sa sunog. Subjected to testing and laboratory testing po siya. Naglalast po siya for around ilang taon po. Yo, may challenge tayong gagawin ngayon. Ang pagsusuot ng ating mga firefighting PPEs. Itong challenge na to, it will run for about 1 minute and 30 seconds. Paunahan po silang dalawa. Ang challenge dito, kapag natalo, mag-push up. What? Okay. Okay. Accepted. Basic. Timer, go! Pero marinig mo na yung... Dalawang challengers. Sir, nakasuot na ng bunker and trousers, sir. Ahabol po, humahabol. Ayan. 40 seconds na lang remaining. Ayan, si FO1 natin. Lumalaban. I-check ko yan ha, mamaya. Dapat naka-zip lahat ng zipper. Lahat ng pwedeng itak, dapat nakatak. Ayan, may nangunguna. Time check. 5 seconds. 5 seconds remaining. I'm done. Si Sir, bit-bit niya yung kanyang SCBA. Nandito na tayo sa exciting part. Sino ang nanalo sa kanilang dalawa? Sa tingin mo, brother, sino yung nanalo? Sabi niya, siya na lang. Sabi niya, siya. Hindi ka ngayon yung tatanggap ng challenge. Mag-push up ka ngayon. Appear, sir. Appear. Good. Push up position, brother. Go. 1, 2, 3. 4 sir, 5 sir, 6 sir, 7 sir, 8 sir, 9 sir, 10 sir, 11 sir, 12 sir, 13 sir, 14 sir, 15 sir, 16 sir, 17 sir, 18 sir, 19 sir, 20 sir, 21 sir, 22 sir, 23 sir, 24 sir, 25 sir.
Ayun naman po, ginagawa naman po namin everyday yung ganitong exercise. Usually, nagkakanda kami ng morning reveille para din po sa physical strength namin pagdating sa mga firefighting operations, rescue operations, and other activities. Sir, saan po tayo ngayon papunta? Sir, pupunta tayo ngayon sa Greenfield District dun sa may open area nila para i-demo natin kung paano mag-operate yung isa sa mga bagong fire truck ng Mandaluyong City, Aerial Ladder Fire Truck, Engine 195 at saka Engine 196. Bye-bye! Yo! Why are we going up? Sir, meron tayong rescue. Nandito tayo ngayon, sir, sa rescue basket. Ginagamit natin ito for rescue ng mga rescue natin sa taas. Halimbawa, na-stuck doon sa taas na fifth floor, ganun. Hindi siya accessible sa entrance. Hindi natin pwedeng rescue yung mga patient doon. Hindi natin na pwedeng responde through exits. So, gagamitin natin yung ladder. Ito, nandito tayo sa basket. Hindi lang yung pang-rescue kasi nga ginagamit din natin ito pang firefighting. Okay. Kasi meron tayong nozzle dyan, 2.5 inches yung kalaki niyan. Sir, may gusto na lang po ba kayong batiin? Binabati ko pala yung namin, pinaka-pogi at saka pinaka-magaling na city fire marshal. Other than superintendent, nasa rin yung pabalayan. Sir, isang magandang hapon po. Para din sa mga kasamahan ko ng BFP dyan sa Mandaluyong, so magandang hapon, nandito na kami sa taas. Yo, so I want to greet my mom. Sir, ano pong height natin ngayon? Sir, nandito tayo ngayon sa range natin nasa 45 meters, no? From the ground. Yo, I can see TV5 from here. Yo, TV5. And also I can see my ex-girlfriend's condominium. Yeah. I'm going to turn around.